isang elepante. Paano mo daw ipapasok yung elepante sa loob ng refrigerator in 3 steps? Nakinig niyo na pa rin. Yung magagaling. Mga pet malu. Pet malu pala. Ano? 3 steps? Buksan yung pito. Ipasok yung elepante. Isa natin yung pito. Lupit mo, ate. May jacket pa tayo dito. Diba? May picture tayo na actually. Ayun. Yung pangalawang tanong, ito po. Paano ka naman magpapasok ng giraffe sa loob ng ref? Abado pa yung ref niya. Ah, paano ka ulit? At ayan, at ikaw na ulit. Buksan mo yung ref. Tanggalin yung elepante. Buksan yung giraffe. Ilagay mo na yung giraffe. Ilagay yung giraffe. Isarado yung ref. Galing, ano? Paano mo naman pagkakasahin, paano mo pagkakasahin ang 6 na elepante sa loob ng isang kotse? Sik-sik. 6 na elepante sa loob ng kotse. Yung isa, sa driver seat. Yung pangalawa, sa passenger seat. Yung tatlo, yung sa likod. Yung isa, sa truck. 6. Tama po? Actually po, kung narinig yun na yung reading it, it's a device, it's a tool na ginamit po ng group of American psychologists para ipatunayan nila kung bakit maraming matatanda ang stress out. Kaya daw stress out ang maraming matatanda kasi masyado daw natin pinapakomplikado ang mga bagay-bagay. Okay? Pero hindi po yun yung point kung bakit ko sinayin ito. Okay? Umaangal yung iba. Pastor, paano natin gagawin yun? Ang hirap naman yun. Parang hindi yata o masyadong simple yung sagot. Okay? Tama naman, ano? Pwede bubuksan mo lang, labasok mo, isasaraso, and so forth. But the answer is too simple. Sabi ng iba, it's too senseless. Parang wala masyadong saysay. Has it ever occurred to you, sa inyo po mga kapatid, na nung sinabi ko yung mga sagot, sinabi ni ate yung mga sagot, ang sabi niyo, pastor, bata lang ang maniniwala dyan. Diba? Pang Sundays ko lang, pastor, pero ako dapat, naisip ko siya, kung kasi chap-chapin yung ano eh, yung elepante, diba, ganun. Kasi nag-isip ka in a very sensible way. Okay? Ang problema po mga kapatid, ganito po. Iyan po ang attitude ng maraming tao tungkol sa pinananampalatayanan mo at sa pinananampalatayanan ko ngayon. It's too simple, pastor, and it's too senseless. Masyadong simple, masyadong walang saysay, bata lang ang maniniwala niyan. Diba? Kasi ang pinaniniwala ko, hindi simple, hindi senseless, gusto ko scientific. Right? Ewan ko kung may narinita po kayong mga ganyang bagay. And let me tell you a modern day Exodus story. May tuturo po ko sa inyo isang modern day Exodus story. Alam niyo po ba? A worldwide, meron pong Exodus na nangyayari ngayon. Right at this very moment. Alam niyo po ba? The 70% ng mga taong nagda-drop out from church, hindi lang sa Amerika, worldwide po itong statistics na to na kinontak ng Lifeway Institute. 70% ng dropouts ng churches, okay, ay edad 18 to 30. Pag tinignan natin yung demographics doon, sino po dito 18 to 30 years old? 18. Amen. Oh. Makikita niyo po yan, yung population ng 18 to 30, actually 22 to 30 years old, nawawala sa churches. Sa Amerika, ganito po kasi yung trend. Sabi ng isang pastor, si Ed Stetzer, sabi niya, babasahin ko po yung direct quotation niya, sabi niya dito, young adults po, ang tawag dyan, di ba kapag below 20 ka, youth, pag medyo nakagraduate ka na, tapos nag-work ka, tawag sa'yo young adults or young pro. Mas panahon po natin ngayon. Sabi ni Ed Stetzer, the young adults who drop out of church often lack a first-hand faith. Bakit pa so? Kasi nung young people, magtataka kayo, laking Sunday school to. Pagkatapos nung tumanda, hindi na siya Sunday school to, kulto na lang. Ayaw na mag-church. Bakit gano'n, pastor? Kasi feeling daw nila, yung pananampalataya na meron sila, segunda mano lang, pinamana lang sa kanila nung magulang nila,
At since nakatira naman sila sa bahay ng magulang nila, kailangan nilang i-practice yung faith na yun. Pero nung nakapagtrabaho na, nung makapagtapos na ng pag-aaral, ang ginawa na, nilayasan na yung magulang at nilayasan na rin yung pananampalataya ng magulang kasi hindi naman talaga kanya yun. Hindi po ako nagsabi nun, research shows that. Feeling kasi nila, yung beliefs sa conviction sila outdated na tsaka pamana lang naman, segunda man. Did you also know na meron pang isang exodus na nagaganap? At aware po kayo dyan, alam na alam niyo po ito. Okay? Did you also know that merong walking away? Hindi ko po ginamit yung salitang falling away kasi falling away ang tawag doon sa Bible, apostasy. Ito mas intentional. Merong falling, walking away of some prominent Christian leaders. Hindi lang mga young adults, mga kapatid, ang nawawala sa iglesia, sa Christianity, nawawala rin po yung mga Christian leaders sa mga mega churches. Sino ba person? Meron po ba din yung nakabasa na nung book na I Kiss Dating Goodbye? Yung iba dito, ginawa niya yung program sa youth nyo, I Kiss Dating Goodbye. Ang author po niya ay si Joshua Harris, tumama na ito. 2 months ago, dinivorce niya yung asawa niya. Pagkatapos sumama siya sa Pride Parade, LGBTQIA+ Parade, pagkatapos, nag-post po siya sa Instagram ng ganito. Sabi niya, the information that was sent out, The popular phrase for this is deconstruction, the biblical phrase is falling away. By all the measurements that I have for defining a Christian, I am not a Christian. May bookshelf po ako sa bahay, nagkukompleto po ako ng library ko. May mga books po ako nitong tao na to. At sabi niya, hindi na ako Christian. Leader to in the church. Hindi lang yung mga young pro nawawala. And it's been a trend. Ito pa. Sa mga fanatics ng Hillsong. Kila niyo si Marty Sampson? Baka di niyo kilala. Alam niyo yung kanta King of Majesty. Now that you're near. By your side. Came to my rescue. Favorite talent. Kanta niya lahat yun. Ang dami pong kanta nito. The ends of the earth. Lahat po yan, kanta ni Marty Sampson. At sabi niya po, not that I just believe it kind of truth, you know, science keeps piercing the truth of every believer. Sabi niya, hindi ko na kasi ma-attempt na maging Christian kasi hindi scientific ang pagiging Christian. Ito yung sabi niya. Sa isang Instagram post niya, actually dalawa, no? Dated August 13, sabi niya po dito, I'm genuinely losing my faith. It doesn't bother me. Unti-unti na nawawala yung pananampalataya ko, pero okay lang siya. 2 weeks from then, sabi niya, sumulat naman siya ulit sa Instagram ng ganito. To the Church of Jesus Christ, I forgive you and I love you. I've got tears running down my face because it's so true. I adore you, Christians. I love you so much. That's all. It was amazing being one of you, but I'm not dead. Hindi na siya Christian. Wow. Hindi lang pala yung mga young adults na nawawala sa church, pati yung mga batikang worship leaders at pastor. And not only that, ito pa. Merong worldwide exodus, merong walking away, walk out sila, and there are wars being waged by worldly influences. Ano yan, Pastor? Mga young people, alam niyo ba itong cartoons na ito? Alam niyo? Family Guy? Nakinig na po ba natin yan? Family Guy? Pinapanood po yung mga kapataan. Meron silang isang scene doon. Actually, ano ito eh? Adult cartoons. Ingat po tayo sa pinapapanood natin kahit yung mga Peppa Pig. May mga ano siya eh. May mga tinuturong pinagbawal din actually sa Australia kasi tinuro sa Peppa Pig na okay lang maghawak ng tarantula. Yan daming spider. Pinagbawal. Ito, meron isa silang yung Christmas edition nila. Si Jesus on the painter, humawa sila ng nativity story, si Mary, si Joseph. Pagkatapos sinipa nila pala ba si Jesus sa manger. Worldly influence. Ano ba? Meron pong kumakalat
Actually, hindi na po recent. Alam niyo yung atheism? Ito po yung paniniwala na walang Diyos. Ngayon, meron tinatawag ng new atheism. Dati kasi sabi nila, yung atheism, tahimik na. Ngayon po, mga kapatid, kung dati, kilala po si Billy Graham, famous evangelist. Ngayon po, ginagawa nila, ginagaya nila yung technique ni Billy Graham. Nagkaroon po sila ng open air crusades. Pero hindi nila pinipreach si Jesus. Ang pinipreach nila, si Jesus ay malaking kalokohan. Ang tawag po sa kanila ay New Atheist Movement. At ito po yung apat na pinaka-leader sila, Four Horsemen, na namapatay na. Pero ito po, sila po yan, in the scientific community, si Richard Dawkins, may sinulat po itong isang libro titled The God Delusion. Pinagbabababuin po yung lahat ng Christian teachings. Ito rin po si Sam Harris, may sinulat din ang buong A Letter to a Christian Nation. Binasag ang Christianity. Ito rin po Daniel Dennett and si Christopher Hutchins, patay na. Pero yan po ang ginagawa nila. Ba't po sinasabi ang pasyon? Binibigyan ko lang po kayo ng landscape kung ano yung mundo na kinabubuhayan po natin ngayon. Pastor, sila yun, hindi tayo. Meron po ako isang estudyante sa IBC. Few years ago, ako po mismo nag-share ng gospel doon. Nakita ko po kung paano umiyak yun sa harap ng Panginoon. Ako po mismo nagpatanggap doon. Nung makagraduate po sa school natin, 2 years ago, nakita ko yung mga post sa Facebook. At ang sabi niya, Christianity is a joke. Jesus is fictional. And blah, 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 blah. Actually, meron din tayo isang member. Hindi na po sasabihin kung sino. Pero I was talking with one of our leaders. Kasi laking church ito. Naging active musician in the church. Ngayon po, ganun din ang pinag-post. What's happening? What's happening? Ang pag-aaralan po natin is entitled Theology Matters. Theology Matters. Pastor, may theology pang seminary students, pang pastor kagaya mo, pang ultra super spiritual giant kagaya nila, pero hindi para sa akin. I'm telling you, kapatid, theology matters. Mahalaga ang teolohiya. Alright. Bakit, pastor? I want to define theology, galing niya sa dalawang salitang Griego, theos, God, and logos, ibig sabihin, pag-aaral ng. Para sa akin po kasi theology, hindi mo ilalagay si God sa microscope pag natitignan mo na, wow, galing si God. For me, theology is a biblical pursuit to know God more. Biblical pursuit to know God more. Pwede po ba natin ulitin yan? Sabay-sabay po tayo. Ready? Sige. Biblical pursuit to know God more. More. Pansinin niyo po, hindi lang sa basta pursuit to know God more, but it's biblical, ibig sabihin Bible-based, dun ka, yun yung renda mo. Marami rin kasi nauuso ngayon, eh, di ba? Parang yung mga mega churches, may healing something, gano'n. So on and so forth, maraming mga bagay na kumakalat. But your pursuit of God should be biblical, base sa salita niya. Kasi yun na inihalit niya eh. Pag-aaralan po natin ngayong umaga nito, it's a very, very simple statement. Dito ko po papaikutin yung mga points natin. Normally po, I don't make points. Pero, ma'am Benny, handala po, 3 points, tapos na tayo. Mabilis lang yung mga points na yun. Pero paikutin ko po siya dito sa anchor na ito. Okay, this is our anchor point. Okay, pwede ko basahin natin. Okay, mahilig kasi yun sa mga rhyming words. Okay? Ready? Begin. Good theology matters because bad philosophy shatters. Good theology, actually, medyo pinaraphrase ko yung sinabi ng isa sa mga favorite kong Christian author, si C.S. Lewis, sabi niya, good theology must exist because we need to counter bad theology, a bad philosophy. Ano bang epekto nitong katuroan na ito sa pananampalataya ng maraming kabataan? Sa pananampalataya, kahit na ng maraming mga millennials, sa millennials,
Hindi lang po ito pang millennials, mga kapatid. Pati po tayong mga millennials na sa loob, kasama doon. Okay? Pastor, sa church naman namin, walang ganun. Okay naman, lahat. Okay naman. Carry naman namin kahit hindi kami mag-aral ng theology, kahit hindi namin pag-aralan yung Bible. Ang problema po kasi, mga kapatid, we should take theology seriously because the world is taking it jokingly. Para sa kanila, ang laking joke niya. Pastor, paano nagiging joke yung Christianity sa maraming tao? Ito po, reason. Okay? Nagiging katatawanan ng ating pinaniniwalaan sa tuwing hindi natin ito napapangatawanan. Pag hindi mo pinangatawanan yung pinaniniwalaan mo, nagiging katatawanan tuloy sa harap ng iba. Ang ganda ng ginawa niyo po kanina. I really appreciate that. The declarations, ang ganda po nun. Diba sa inyo dito, tatanungin ka nung kaibigan mong katoliko, yung kaibigan mong galing sa ibang faith, bakit kayo nag-iiba? Sinabi ni Pastor Dennis eh. Amal ba kami doon? Hindi, may mga verses na. Diba? Nangungusap pa rin ba ang Panginoon niya? Ano yun? Bigla siyang may maririnig kang boses. Hindi. Support. Well, support ka pa. Diba? Alam mo, tayo mga wala na pala, masaya kang maglingkod sa Panginoon. Amen. Pero pangatawa lang mo. Amen. It's not only being about a Christian, knowing that you're a Christian, it's also about knowing why you are a Christian. Amen. Bakit ka mawala ng palataya? Natanong mo na ba yung sarili mo? Bakit ako nandito? Eh, invite ako, Pastor. Wala akong magagawa. Di ba, ayaw mo nga nang pinamumunahan ka. Pagdating sa faith matters, ayaw mo nang nag-iisip para sa sarili mo at tumakayo para sa sarili mo. Kaya ka nandito, kapatid, kasi sasamba tayo sa Panginoon. Amen. Ang tanong, is there's unang tanong ng mga maraming tao. Una, may Diyos ba talaga? Isang beses, napakita ko si Vice Ganda eh. Sabi niya doon sa isang contestant, eh, huwag mo nang hayaan mo ano yung una na na-interview at sila yung boyfriend niya dun sa ano. Di ba? Iyakan pa eh. Sabi niya doon sa isang contestant, huwag mo nang alalahanin kung anong mangyayari sa susunod na buhay. Hindi ka naman sigurado kung may buhay pa pagkatapos ng buhay na to. Enjoy mo na lang itong buhay na meron ka ngayon. Di ba? Bad philosophy. Ngayon, paano mo i-counter kung hindi natin ilala ang Panginoon? Sa bagay, paano mo nga naman siya ipaglalaban kung hindi mo naman siya kilala ng lubusan? Yan, a couple attending yun sa church ko. Nagbabarang ko yung asawa niya. Natapos, tagal nila nagkalayo. Nung time na napalaki na yung mga lamay, kanya-kanya ng buhay, sila na yung nagsama, itong asawa niya. Sabi niya, hindi ko yung pinakasalak, hindi ko siya kilala. Bakit? Lost the time knowing the person. Paano mo mamahalin? Paano mo ipaglalaban yung isang tao hindi mo kilala? Paano mo mamahalin? Paano mo ipaglalaban yung isang Diyos hindi mo naman lubusan kilala? And that brings me to our scripture. Buksan po natin yung Bible natin, the book of Jude. Kasi parehong-parehong puntos po yung nais idiin ni Jude tungkol po doon sa pag-aaralan natin. Okay? Now, hindi po masyadong define kung sino yung Jude na sinabi dito. Ang alam lang natin, kung Jude na ito na nagsulat ng epistle to Jude, ni Jude, kapatid siya ni James. Okay? Now, hindi rin natin lang kung si James ba yun na nagsulat ng James or hindi. Pero sabi po ng maraming Bible scholars, itong Jude na ito is a half-brother of Jesus. Okay? But half-brother, Pastor, eh hindi naman si Jose ang tatay nila. Tatay ni Jesus. Pero itong mga ito, tatay nila si Jose. Technically po, nung si Jesus ay nagpipreach, meron po ba sa mga kapatid niya na naniwala sa kanya? Wala. So it's a very powerful testimony
na yung mga kapatid ni Jesus ay naging leaders ng early church. Alam ni Jude kung anong pakiramdam na nandun ka sa kabilang side ng Christianity. Alam ni Jude yung pakiramdam na hindi ka mananampalataya ni Jesus. And right now, he is writing something for this body of Christians, para po dito sa church na ito, kasi meron siyang gustong ipangalandakan sa kanila. Basahin po natin. Meron kasi silang, meron gustong kalabanin isang teaching si Jude. Ang tawag po doon sa teaching na yun ay Gnosticism. Ang Gnosticism, ang patakaran nila sa buhay, ay kailangan meron pang special knowledge sa Diyos para maligtas ka. Nung kami po nagtitesis, meron po nakausap na isang kulto. Ang pangalan ng kulto nila, The Name. Sabi ko, paano kayo maliligtas, sir? Sabi niya, dapat alam mo yung secret na pangalan ng Diyos. Sabi ko, sino ba ang Diyos? Si Jesus ba? Hindi. Kasi si Jesus at si Satanas, yung isa lang. Sige. Paano, ano ba ang pangalan ng Diyos? Pag sinabi ko sa'yo, maliligtas ka niya. Sabi mo na sa'yo, paano maliligtas ako? Eh, dapat magkikaanin po kami. Sige. Ang pangalan talaga ng Diyos ay, baka maligtas kayo, hindi mo namin sasabihin. Gano'n ba? Ano na, dapat may secret code pa? Hindi, ang pangalan daw ng totoong Diyos, Israel. Ligtas na kayo! Salamat sa Diyos, alaman natin yung knowledge na yun. Gano'n sa kanila, Gnosticism. At kapag alam mo na yung secret password para magkaroon ka ng access sa Diyos, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Marumali mo buhay mo, okay lang. Save ka na. Yan yung po yung paniniwala nila. Kaya sabi po ni Jude ay ito. Sabi ni Jude, mga minamahal, ibig sabihin ng kausap niya po, mga Christians, mga minamahal, ang nais ko sana isulat sa inyo yung tungkol sa kaligtasan tinatamasan natin lahat. Sabi ni Jude, okay sana na, ano mo yun? Pastor, hindi mo pwedeng pag-usapan natin salvation, worship. Hindi mo pwedeng pag-usapan na natin basta sa iyong bagay, mga positive na bagay. Diba? Sabi ni Jude, kami mga pastor, hindi lang gusto namin pag-usapan. Pero sabi ni Jude, ang problema, gusto ko rin yun. Kaso, meron akong nakita, kailangan isulat. Yung Greek word ko na ginamit dito sa salitang kailangan, ibig sabihin, ang binabanggit niya dyan, kailangan, it's very needful, parang tinapay at tubig. Na hindi kayo makasurvive pag hindi natin pinag-aralan to, sabi ni Jude. Kaya bigyan natin ng panahon. Ano ba yung pag-aralan? Sabi niya. Isulat sa inyo isang panawagan. Ang sinasabi po dito ni Jude, mga kapatid, isa tong panawagan, isa tong special announcement. Imagine niyo habang nanonood kayo ng TV, tapos biglang naging black and white, pagkatapos biglang naging blue, pagkatapos lumabas doon si Duterte, at sabi niya, I am now declaring martial law. Hindi pa naman. Pero kung biglang may ganon, ang tawag doon panawagan, ganun mahalaga to, sabi ni Jude, listen up, mahalaga tong bagay nito, magpatinding panawagan ko. Okay? Ano ba yung panawagan niya? So sabi niya, na inyong ipaglaban. Na inyong ipaglaban ang pananampalatayan, yung word po na pananampalatayan dyan, ibig sabihin niya sa Greek, kung meron po kayong Bible application na My Sword, meron po kayong My Sword dyan. Mag-install po kayo, libre lang. Download niyo yung Greek, yung meron doon KJV, download niyo. May mga blue na number doon. Doon niyo makikita yung mga Greek words sa mga Hebrew words. Maganda po yung gamitin niyo. Okay? Parang may alam na rin. Pag nakita niyo po doon, pindutin niyo yung salita ipaglaban, meron po doon blue na button. Pag pinindot niyo po doon, ibig sabihin yung salita ipaglaban, eto pala, pananampalatay sa body of truth. Ibig sabihin doktrina, ibig sabihin theology. Sabi ni Jude, itong isang mahalagang bagay nito, sabi niya, sige, pagpaliban muna natin salvation. Hindi pa mahalaga yung salvation, mahalaga yung salvation, pero sabi ni Jude, theology should have a place in the church. Right. Yung sinasabi ni Jude, itong body of truth sa pinaniniwalaan natin, mahalaga siya, mahalaga, it matters. Dapat mahalin, dapat alagaan. Actually, yung salitang ipaglaban, picture word po siya. Okay, ito po yung word na ginagamit. Ganyan kasi lahat eh. Ang nag-umpisa po ang Olympic Games sa ancient Greeks.
kung saan nagpapatayan talaga sila para lang makipag-compete doon sa mga sports sila. Okay? Ang ginamit po na word ni Paul dyan, yung salita content, is to struggle as in you are playing an athletic game. Game face on! Hindi sinasabi ni Paul na makipagbangayan ka para sa Brother Eddie. Hindi sinasabi ni Paul makipagpatayan ka. Ang sinasabi lang ni Paul, maghanda ka. Para pag dumating yung panahon that you are called up na ipaglaban yung pinananampalatayan mo, handa ka. Di ba? Hindi yung... Basta may classmate ako eh. Sabi si Jesus, hindi Diyos. Ititext mo pa kay Pastor. Pastor, ano ba yun? Eh, dapat alam na natin yun. Eh, di ba yun yung pinananampalatayanan natin? Inawit pa natin, di ba? On this hope, on this rock, my hope is pa. Sa Panginoon na. Doon nakasentro yung buhay ko. Di ba? Ang sinasabi po dito ni Apostle June, I want to elaborate, dito, itong book po na ito, it shows us three things. Why theology matters. Okay? Pastor, ilang minutes na lang. More. Konti na lang po. Okay? Tatlong points lang po ito. Number one, why theology matters? One, it saves us from the wolves. Inililigtas tayo nito mula sa mga lobo. Basahin ko na ito. Sabi dito ni June, sapagkat liim na nakapasok sa inyong samahan, ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang huwag mabigyang katwiran ng kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo. Ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon noon pamanguna sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Meron pong isang napaka-poging lalaki, handsome young man. Medyo orphan na po siya, lumaki po siya, hindi niya kasama yung magulang niya. Ang nagpalaki po sa kanya yung mga ladies ng sa community nila. Kagandaan sa mga ladies, ay yung mga ladies, di ba klase pa lang yung convincing power ng mga ladies? Nasa po kayo mga ladies natin dito? Alam niyo po ba, napakahalaga niyo po sa church? Sa church po natin sa Bitawala, sa mga churches po na pinupuntahan ko, karamihan po, ang lagi nakakasama doon sa mga gawain, puros ladies. Kaya para sa akin po, mahalaga yung mga ladies sa church. Napakatindi po yan. Opo. Ba? Tindi po talaga. Ito pong batang lalaki na ito, 6 years old, sinabi, meron pong isang part ng ladies fellowship na sama sa kanya sa isang Christian church. Sa America po ito, Church of the Nazarene. Kinakitaan nila ng potential yung bata. Kasi pagkatapos mag-preach yung pastor, yung bata lalabas, mag-preach din. Tapos mag-re-recite ng mga mahahabang passages. Tuwang-tuwa ka yung mga ladies. Ay! Nako! Ang tawag natin doon, papasturin. Tama? Papasturin. Ang ganyan bata. Gusto natin. Yan, mag-recite ng mga verses. Pagkatapos, talaga na naman ang nangangaral. Nakakita po ng potensyon yung bata. Noong nag-teenager po yung bata, naging leader po siya sa isang youth group nila. Hanggang sa lumipat sila ng church. Meron isang Methodist church. Christian churches po ito. Meron isang Methodist church na ginawa siyang youth pastor. Ang lupit po ng ginawa niya, nag-open sila ng student center. Yung mga kabataan po doon sa lugar nila, flocking doon sa lugar. Wow! Grabe po yung gawain. Sobrang tindi, mas lumaki na yung youth center kesa doon sa mismo church. Sobrang tindi, yung nag-asawa po itong kabataan pastor na ito, nag-separate na po sila ng church. Isa sa mga galing na ginagawa niya, noong 1960s kasi, bawal magsama yung black at saka white sa Amerika. Di ba may discrimination? Di ba? Ang ginawa niya, pinagsama niya sa isang church. Walang discrimination. Magkakapatid lahat. Grabe po yung boom, yung laki ng church.
nagtayo po siya ng isang church at tinawag niya po itong People's Temple. People's Temple. Mas dumami pa po yung members ng church yung nagsimula siyang mag-conduct ng faith healing services. Dali niyo lahat kami sa faith noon po, mga kalakad. Pipe, makakapagsalita. Binig, makakarinig. Mabaho, maligo kayo. Wala pong ganon. Lahat, dali nyo! Nag-boom po lalo yung membership nila. Hanggang sa makabili siya ng property sa isang lugar na tinawag nilang Jonestown o Guyana. So, alam niyo na to. Sobrang dawak na po ng influencer na kinukuha na siya ng iba't ibang states para magsalita sa mga conferences. Very charismatic person. Ang galing nitong tao na to. And then one day, in Jonestown, meron ilang mga miyembro umalis. Gumawa kasi sila ng isang komunidad doon. Meron ilang mga miyembro umalis. Nag-report sila ng pang-aabuso meron doon. Kinokontrol sila. May money laundering. Nakawan. And so on and so forth. Kaya meron siyang US congressman na pumunta doon, inimbestigan po yun kasama yung mga bodyguards niya. Nung pumunta po siya, hindi na siya nakalabas sa buhay. Pinatay po ng mga personal guards itong lalaki na to. At sabi niya, may napatay tayo. Ganito gawin natin. Lahat kayo, naniniwala. Amen? Amen. Alam niyo lang po, pagkamahal ka na, amen? Amen naman tayo, kahit ano na lang. Amen! O sige, sabay-sabay tayong pumunta sa langit. Nagdamas po siya ng malalaking barilis ng cool aid. Nakalagay itong cool aid. Pagkatapos, pinainom niya po dun sa mga tao. Pangalan po ng lalaki na yan, Jim Jones. Sino yung pastor? Siya ang may promotor ng Guyana Massacre. Ano yung pastor? The biggest mass suicide in history. Mga bata, nilagay yung cyanide dun sa bote nila. Yung mga tao pinainom, in the hope na pupunta sila sabay-sabay sa langit. Pero siya hindi uminom. Nagbaril lang. Theology saves you from the wolves. Hindi ko sinabing from a wolf or from wolves. I'm referring to specific wolves. Mga kapatid, may mga lobo na maninila sa inyo. May mga lobo maninila sa IBC Manila. Paano mo malalaman lobo yun? Kung hindi mo alam, paano malalaman kung lobo yun? Diba? Alin ko, mayroong sinabi si Paul sa Ephesus, sa Church of Ephesus, bago siya umalis. Ito sabi niya. Ingatan ninyo, sa kausap ni leader sa Ephesus, sabi niya, ingatan ninyo yung sarili at ang buong kawal na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangasiwa. Kaya mga kapatid, ang laki po ng pananabutan namin sa inyo, sa totoo lang po. Pagkaumanin ninyo po, umahigpit kami minsan, ayaw namin kayong pagpanoorin ang mga dating daan, tamang daan, kung ano-ano pang daan. Baka mapunta po kayo kung saan-saan daan. So, ang impit nyo naman, hindi po, inaalagaan po namin kayo, mahal po namin kayo. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos sa kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkalis ko, magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang awan. Mula na rin sa inyo'y, ito masakit, ito yung tinutukoy ko mga walls, kapatid. Mula na rin sa inyo, yan ang masakit na wall, yung kasama mo dati. Study teacher, Sunday school teacher. Ngayon po, may sarili na silang grupo. Siya ang leader. Babae po. It saves you from the wolves. Secondly, it strengthens us in the Word. Tingnan po, Jude 20, sabi po dito. Sabi ni Jude, ngunit magpakatatag kayo. Paano? Mga minamahal, sa inyong kapanalpanalang pananampalataya. Ano nga ulit ibig sabihin niya pananampalataya kanina? Body of truth. Doctrines. Magpakatatag kayo doon. May lugar yan sa iglesia, mga kapatid. Alam po, meron po akong ini-start na isang gawain. Eh, ako po, narinig niyo na yun. Ang tawag po din is Apologia Ministries. Nag-start po yan noong 2010. Nag-ano po kami, nag-karoon kami ng field trip sa Mount Panahaw. May tour guide po kami doon. Yung
Pauwi na po kami, meron po, isang seminary student, lower year ko, pero mga third year po ako nun. Lower year ko po siya, pumunta siya sa harap ng bus, nag-share ng gospel. Maganda ang pangit. Maganda. Nag-share ng gospel. Ang kasama namin doon, yung mga tour guide na hindi mananampalataya. Pagkatapos tumanggap yung ilang kasama niya, after a few seconds, may tumayo yung isang tour guide. Kinuha yung mic at sinabi, totoo nga ba, Medus? Alam niyo kasi hindi naman mahalaga kung anong pinaniniwalaan. Ang mahalaga yung laman ng puso niya. Para kasi yung isang lalaki yan na papalik sa bundok. Ang goal niya makapalik sa tuktok ng bundok. Pwede siyang dumaan paikot, pwede siyang mag-helicopter, pwede siyang dumaan pa diretso. Mahala siya kung anong daan. Basta makakating siya doon at mahalaga yung laman ng puso niya. Ang dami niya sinabi, di totoo, Bible, hindi blablabla. Seminary students po kami doon. Nandun din yung mga higher year ko. Wala akong nagsalita. Pati ako. Maramdaman mo, parang pinuhusan ng malamig na tubig dahil sa nato. Oops! Pari yun. Nung nag-stop over po kami, kinausap ko yung lalaki na yun, kung kami ng tuos, dalawa. Kaso wala na eh, mababawi mo po ba yun? When there's strong teaching in the church, it weakens the church. Umihina po yung gawain, mga kapatid. When we ignore our theology, we grow weak. Hindi lang ako sa kung saan-saan natin pinupulot yung theology natin, pinupulot natin yan sa salita ng Panginoon. Hindi lang po ito tungkol dun sa nagte-daily devotion ka ba? Tanong lagi. Nag-devotion ka ba sa araw na to? Oh, matapos ang hapon dun sa Bible challenge. It's not about that, kapatid. Hindi lang ito tungkol sa challenge. It's not about your daily devotions, it's about your daily nutrition. Kung paano hindi ka makakasurvive nang wala ang pagkain. Bawat araw nagigising yan, isipin mo, paano kung makasurvive sa araw na ito na wala ang salita ng Panginoon? It's not a list. Chechikan ko, day 1 completed. Hashtag, day 263. Hindi po yun po kung yun. Diba? Ano yung sabi nung writer ng Hebrews? Dapat sana kumakain na kayo matigas sa pagkain. Ngunit yan, hanggang ngayon, gatas pa lang ang inyong kaya. Kausap din po yung mga members ng church, sabi? Puro gatas pa rin kinakain nyo. E bakit daw? Ang matigas sa pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong na kumilala ng pagkakain para mabuti at masama. Anong sinasabi po ng talata na yan? Ang sinasabi lang po ng talata na yan, mga kapatid, maging kagaya tayo nito mga Berean Christians. Acts 17, sabi po dito ni Paul, nang gabi rin yun, pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at sila sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa isang sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga Roon kaysa sa mga Hudyong taga Tesalonica. May pananabik silang nakikinig sa paliwanag ni Pablo. Tignan niyo mga pagkatabi niyo, mukha po bang excited? Opo, Pastor, excited ng matulog. Excited po ba tayo? Yes! Yes! Okay? At sinasaliksik nila! Kailan daw? Araw! Araw! Iba sa atin, linggo-linggo, may mantintis pa. Ang mga kasunatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Why? When we grow weak in our theology, yung iglesia po, nanginginan. Tanda po natin, strong and anchored believers equals a strong and anchored church. Simple lang po. Kaya pa po ba? Yeah. Huli na po ito. One, it saves us from the wolves. Two, yes, it strengthens us in the word. At pangatlo po, it shows His salvation to the world. Tingnan mo bilin ni Jude. Diba gusto natin evangelism? Puso natin yan eh, di ba? Ang DNA, to reach the lost at any cost.
Masaya yun. Pero sabi ni Jude, kawaan niyo yung mga nag-aalinlangan. May mga tao hindi nila alam kung ano paniniwala nila. Nag-aalinlangan yan. Okay? Alam mo ano kabaliktaran ng faith? Hindi daw. Ito yung faith. Ito yung doubt sa gitna. Alam mo ano nandito? Unbelief. Hindi ka na talaga naniniwala. Sabi ni Paul, ay sabi ni Jude, yung mga nandito sa gitna, awa ka naman sa kanila. Agawin ninyo! Agawin ninyo! Para mailigtas sa apoy. Agawin, at tanong pastor, paano namin yan? Agawin yun. Pag binasa niyo po yung verse 22, sabi ni Jude dyan, agawin niyo sila, nag-aalinlangan. Paano makokombat ang unbelief? Ano sabi ni Jesus? Ano daw nagpapalaya sa nandiyan? John 8:32. But the truth will set you free. Ano yung truth na yun? Truth about Jesus. You know? Paano nga wala alindangan yan? Bigyan mo na katotohanan. Diba? Yung mga mister po dito, yung mga mister po ba dito? Paano po nawawala ang pag-aalinlangan ni Mrs.? Pakita mo ng katotohan. Mag-text, amen! Di ba? Sino to? Classmate mo to ng high school ka? Hindi. Matika mo. Professor yan. Professor! Iba pa na. Professor, mas patindi. Pakita mo ng katotohan. Ito yung ebidensya ko. Ano? Iniba-iniba lang pala pangalan, no? Paring Doy. Sa pamilya ko. Diba? Show them the truth, sabi ng Bible. Alam niyo po, may evangelism. Ewan ko narinig niyo na itong term na ito. Pre-evangelism. Evangelism, parang yung tao pinatalon mo sa, hindi sa kadiliman, pinatalon mo sa isang napakagandang karagatan. Kung saan ma-enjoy niya yun. Okay? Posible yun kung nakatira siya sa Pampang. Paano kung nakatira yun sa syudad? Ang dami pagdadaanan niya. Kailangan dalhin mo muna siya malapit doon. Sa Pampang. Ang tawag po dyan, pre-evangelism. Anong gumagawa ng theology? I'm not saying theology is evangelism. I'm saying it's part of pre-evangelism. Kasi mo mga kilala, may mga kapatid ka, katoliko. Unang tanong nila sa'yo, Te, kuya, ano pinag-aiba niyan? Di ba? Matalas sa tanong yan. Ang sasabihin mo lang, ang lagi mo lang sinasabi, wala kaming ostya, tsaka mga santo. Kapatid, meron pang napakahalaga mga pagkakaiba na dapat nila marinig. Di ba? Ay, alamin po, nung pumunta ko sa Mount Balao po ay isang bundok na pinamumugaran ng 3,000 iba't ibang reliyon. Actually, si Ka Felix Manalo dyan unang nag-explore. 3,000 religions, yung iba colorum, yung iba registrado. Meron po doon isang simbahan. Yung simbahan, korteng bangka. Pag nakita mo yung labas, korteng bangka. Nandun sa harap, monumento ni Rizal. Tapos may cruz. Pangalan ng church, Spiritual Filipino Catholic Church. E di nagbasa kami, lumusong kami sa batis. Habang nagpapalit po ako ng damit, nakita ko may isang bata. 5 years old. Kasama ng lola niya. Alas 5 ng hapon. Rebulto ni Rizal. Paniwala nila si Rizal ang reincarnation ni Jesus. At ang mga bayani na hindi nag-traidor sa bayan, yun ang mga 12 disipulo. Sa kanila, Judas si Emilio Aguinaldo. Nakita ko yung bata. 5 anyos. Nakaluhod sa harap ni Rizal. Dinadasalan si Rizal. Kasama yung nanay, lola niya.
dumadasal kay Rizal. Alam niyo po, makita ko yun, basang-basa ako, I was ripped apart. I was ripped apart. I was torn into pieces. Bakit? Lalaki ang batang yan, buong buhay niya, ang hahawakan niya.